mapagpalang araw sa atin lahat mga kaunlad. Dito po ako sa tabi ng dagat. Bali ito yung phase 3 mga kaunlad. Papunta po yan sa Yacht Club. At magbigay po tayo ng update. Dito po ako sa gilid ng dagat mga kaunlad. At bigay tayo at tingnan yung mga kaunlad po ang sitwasyon ng... sa atin lahat mga kaunlad. Dito po ako sa tabi ng dagat. Bali ito yung phase 3 mga kaunlad. Papunta po yan sa Yacht Club. At magbigay po tayo ng update. Dito po ako sa gilid ng dagat mga kaunlad. At bigay tayo at tingnan yung mga kaunlad po ang sitwasyon ng ating manlabi ngayon dito sa araw na ito. Ayan. Ito yung karagatan mga kaunlad. Ito yung malawak ng dagat mga kaunlad sa Manila Bay. At ang maganda ang view dahil malinaw ang panahon at maaliwalas. Kaso lang ang ating manlabi ay hindi maaliwalas, kundi mga basura ang ating nakikita sa gilid. Ayan, ako po maglakad papunta dun mga kaunlad. Dito po tayo sa pastry, papunta dun sa main mga kaunlad ng pasukan ng ating Manila Bay. Ayan, at dito banda mga kaunlad ay hindi pat gagaanong nalinis po nila, no? At nakikita natin dun lang banda sa may phase 1 dun sa main talaga na pasukan, no, ng ating mga kababayan. Medyo malinis na dun at dito ba sa phase 3 ay hindi pa, no, ganun malinis. Ayan, no, marami pang mga basura na dapat ligpitin at dapat itapon at ilagay sa sako. Pero mga kaunlad, no, marami naman tayong mga nagbo-volunteer po dito, no, mga estudyanteng iba, mga nasa opisina, no, mga company, lalo na pag Sabado at Linggo. Marami dito nagbo-volunteer na mag ano ng basura, tulong-tulong na isasako at itapon mga kaunlad. Ayan, dito banda sa piste at hindi talaga ano nalinis nila, medyo marami-rami pa. Tulad sa piste, sa phase 1 ay okay na, no? Okay na po dun. Ayan mga kaunlad, oh. Kaya pakiusap ating mga kabayan, no? At ako din ay kiusap na sana po ay maging ano po tayo, maging responsible po tayo sa ating pagtapon ng basura para hindi po ganito lagi ang ating karagatan o ilog man, no, kung saan man. Kasi ganito lang ang resulta talaga pag wala tayong sa sarili natin, wala tayong respeto, talagang mapunta po dito sa Manila Bay talaga, no? Dagat o ilog ang mga basura talaga. Pagdating na may mga bagyo, ayun na. At maanod, kahit saan-saan na mapunta, hanggang mapunta sa dagat, sa ilog. Kaya ang resulta, basura. At higit sa lahat, mamaho pa yan mga kaunlad pag hindi na maano yan, itapon, no? Hindi makuha dun sa tambak, no? At dito sa Manila Bay, dati ay sobrang masangsang dito na mabaho, no? Pero ngayon ay hindi na, burak, no, ano-ano pang mga baho, pero hindi na. Dahil misang pangulo tayo nung nakaraang administrasyon kay Duterte ay ito ay napaayos niya, no, at napaganda. Kaso nga lang yun nga, yung mga basura dahil sa ating mga kababayan mga Pilipino na tapon doon, tapon dito, ay ngayon talaga mangyari sa atin. Kahit may mga nagmimindas ng tagalinis tayo mga kaunlad, ay ang basura talaga ay talagang mapunta yan, mapadpad yan sa dalampasigan talaga kahit saan. Kaya kailangan natin magkaroon tayo ng ano, respeto sa isa't isa talaga, sa sarili natin, para hindi na maging ganito ang Manila Bay, hindi na manumbalik sa dati na talagang hindi mo maano-ano yung simoy ng amoy tsaka simoy ng hangin na baho talaga. O ay mga kaunlad, ito pang pisto po ito dito ay wala nang gaanong basura mga kaunlad. Yan, medyo malinis-linis na po dito ang pisto. Ayan, o. Ito yung pisto mga kaunlad. Ayan. Anong gaanong basura. Pwede na dito ang pasyalanan ng mga kababayan, no? Malinis, pero dapat wag ito ng pansin to, no? Lagyan man lang ng pailaw itong ating Manila Bay
lagyan ng mga parol sa bawat gilid para mag-attract sa ating mga kababayan para mapapasila ng gabi. At hanggang alas 8 lang o kaya alas 7, no? Bigyang pansin, pailawan naman sana. Ayan mga kaunda daw. Kunti na lang ang basura. Lalo na December, no? Maraming mga kababayan natin na magpasyal-pasyal. At para isang mapasyal natin Manila Bay para po ano? Maging pang-international, no? Na view. Tuloy-tuloy lang tayo mga kaunlan. Ayan mga kaunlan o. May mga kababayan dito, mga ano, mga foreigner, no? Na nakapangasawa ng foreigner ng ating mga kababayan. Ayan. Tuloy-tuloy lang po tayo mga kaunlan. Ang ating sitwasyon ngayon dito. Kung may panibagong kahoy naman mga kaunlad na napadpad. Ayan mga kaunlad. Laki din ito na kahoy. No? Ito yung bahayan ng ano, mga limasag at isda mga kaunlad. Parang sa ilog. Ano? Naalala ko nung kabataan na ako ay pag may mga ganyan, talagang ikot-ikutan namin kaganyan. No? Huli kami ng ano, limasag. Isda, ayan. Ito ang ating ganap ngayon dito mga kaunlad sa Manila Bay. Pero malino ang ating dagat, no? Dahil maliwalas at sana po ay itong may bagyo na mga parating, si Bagyong Mercy. Sana po ay malusaw kagad siya, hindi na magkapasok sa ating ano, bansang Pilipinas, no? Para po ang ating Manila Bay ay hindi na ito pamadagdagan pa ng mga basura pa na limpak-limpak. At maraming salamat sa inyong lahat mga kaunlad, no? At huwag ninyong kalimutan na i-hit ang ating notification bell dyan at pindutin at mag-subscribe para laging updated sa aking mga video at sa aking channel mga kaunlad. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta kay Unlad TV. God bless you. Maraming salamat.